yung platform. Kasi although previously inopen ni Sitaw yung tawag yan, yung profit, which is wala pong nag-i-exist talaga na deduction sa mga pioneer sellers po, na experience nila na wala talagang deduction. Kahit ilan lang yung i-process mo, wala tayong sinusunod na processing rate. Which is again, na-take advantage po kasi yun ng ibang seller na nag-process ng isang order, then hahayaan na po nila yung store nila. Which is nagiging inactive yung store. Then once na may pumasok, saka na naman po pipigyan. Although, again, yung sellers naman po na hindi na namimit yung processing rate is inaano namin. Like, hindi naman namin sila totally na dinidiscourage na dapat kailangan mo itong i-meet or ito yung strict na policy. Kasi meron pa naman, meron tayong mga sellers po na hindi nakakamit ng 55% processing rate. Sabihin natin 2 months na sila na below pa din doon sa minimum processing rate. Pero nandun pa din po sila sa system. Ang ina-avoid lang po namin is yung mga sellers na nag-tick lang ng isang order, then hahayaan na po yung store nila throughout the process po. So, yun lang naman po yung inaano nun. Para din po yun ma-maintain ng platform yung good reviews from buyer and then from sellers. Kasi for example, again, pag hindi na-process ng seller yung order, which is pag naging overdue order siya, which is yung 10 days, pag nag-set na siya as 11 days, so overdue orders na, ta-take over ni Sitaw. So, mangyayari po nung orders na yun is matatagalan siya before po siya ma-process. Which is nagka-cause po yun ng conflict dun sa buyer. Kasi instead na mag-continuous yung process niya na ma-deliver siya as soon as possible. Pero again, since matagal yung pag-process ng order, so yung delivery is na-affect.